My name is SPO3 Christian Jan Cuevas. So naka-assign ako sa Northern Peris District. Isa sa mga pinagkakaabalahan namin mismo after kong magtrabaho, after kong mag-duty, binibigyan kong focus that time is yung family business namin na LPG. So nag-deliver ako ng gas every time na natatapos ako sa trabaho. And isa pang pinagkakaabalahan namin that time na personal ko is yung mga paalaga ko sa mga piggery. Hanggang sa one time, may isa akong kapitbahay na umorder sa akin ng baboy sa kinakatay namin. Tapos binigyan niya ako ng DVD. Sa DVD na yun, marketing plan ni Sir John Aspirin at ni Sir Francis Miguel. So nung pinanood ko siya, nagka-idea ako. Nagka-interest ako na bakit hindi subukan. Medyo naalangan pa akong gawin yung business. Kasi parang nababadoyan din ako kasi uniform personal ka, professional ka, tapos bit mo baril, tapos produkto ang inaalok. Kaso that time, nung sagat na kami sa sitwasyon namin ng pamilya ko, that time special asawa ko, sabi ko siguro hindi man kabawasan sa pagkalalaki, hindi man kahihiyan sa pagkalalaki ko magkwento-kwento at magbenta-benta ng produkto. Para sa akin that time, nabuksan kaisipan ko, mas kabawasan sa pagkalalaki at mas kabawasan sa bahid, sa uniforme ko, pag-uwi ko sa bahay, pamilya ko, hindi ko mapakain ng maayos. Dahil sa gustuhan ko talaga mapag-aralan ng Inglobal, every time after duty, pupunta ako ng head office, mag-LRT ako or mag-bubus ako, naka-uniforme ako that time palagi. Bakit? Kasi para makatipid. Makatipid sa pamasahe. Kasi was naka-uniforme ka, libre ka sa LRT, libre ka rin sa bus. So, yun yung mga ginagawa dati. Nagdadala ko na lagi ng invites sa head office. So, kahit yung mga tao nakatingin sa akin, yung iba parang pagkatawanan ako dahil nababaduyan sa akin, especially yung mga dating kasama ko, ba't daw ako sumayos sa networking, ba't daw ako nagpauto. Ang isa sa mga bagay na talagang hindi ko makalimutan nung panahon nag-i-start pa lang ako mag-deal that time, yung hirap nung panahon na pa-uniform ako that time, nag-flyers ako sa labas. Pagagaya ng duty, diretso kagad sa training, uwi na lang ako ng madaling araw. Tapos, matutulog lang ako sa bahay, gigising, aalis na naman. Ang tawag nila sa akin, border. Pero madali lang yung mga ganung bagay eh. Kasi napagtitisan yun. Ang pinakamahirap yung discouragement na mismong pamilya mo, yung mismong panahon na sila yung pinagkuhugutan mo ng lakas ng loob at pinaglalaanan mo ng mga pangarap that time na talagang magpuput down at talagang hindi maniniwala. Mismong nanay ko, na video ako that time, talagang minumura talaga ako. Dahil mas nagbigay focus ako sa networking kaysa sa ano yung ginagawa namin sa business namin. So, nakakatuwa rito, no? Although na part-time tayo na ginagawa ang business, na nasa trabaho tayo, nakuha natin yung isa sa mga highlight o pinakamalaking resulta na na-achieve natin dito is yung US tour na nagkaroon tayo ng 10 years multiple state entry visa. Ang masarap pa rito, dalawang beses ko na isama yung asawa ko that time. Ngayon, na-enjoy din niya. Sobrang na-enjoy niya yung US. Ang isa pa dito na malaking achievement natin na kuha siyang global, for how many years consecutive profit sharing tayo. Isa tayo sa mga nakakuha ng malalaking profit sharing na yung una is 2.3 million, then yung second is 2 million na kung pag-aaralan, kahit sa panahon sa pagpupulis, siguro retirement ko na yun. Ilang taong ko nang kikitain yun. Pero dito sa Inglobal, bonus lang. Bonus lang na nakuha natin habang ginagawa siya part-time. Ang masarap pa rito, for 3 years, nakapasok tayo sa top 20 ng company. Siguro ito lang ang advice ko, especially yung may mga trabaho na gustong gawin yung part-time. So kahit na small effort, small amount lang ng oras, pagdating ng panahon, it will really count. Para lang tayong nagtanim ng buto, magiging halaman, magiging puno. Kung nagiging puno, okay, at nagsimulang mamunga, hindi pala natin kayang bilangin ilang bunga ang kayang ibigay sa atin ng puno na nagsimula sa isang buto. Yun yung buto ng desisyon natin na gawin ang Inglobal para sa sarili natin, para sa pamilya natin, at para sa mga pangarap natin, especially sa mga mahal natin sa buhay. Okay, ngayon pa lang ako nakauwi, galing kay Gang. So, pagod na pagod po ako, grabe. Pero okay lang, sulit.
Hindi pa po ako kumakain. Grabe, pagkatapagod ako. Hindi ako, may madadaan ako karindiri. Wala ako daan ang karindiri sa pagdating. Pag-uwi ko. Pag-uwi ko sa bahay ito. Anong oras na? Mag-alas 12 na. Gigising ako bukas ng alas 5. In natural health and green products and services, expanding business in Southeast Asia. Tanong-tanong hindi yung namin kayo pagbebenta yan. Share ko lang sa inyo kasi nakipulong kong nagawa sa akin product. Yung mother ko pong high blood, natatlong maintenance, naging magandang... Supportahan niyo lang muna ako sa ano. Naka-full-time ka ba pala dito? Ba't hindi ka makapag-full-time dito? Hindi naman ako full-time, magtapos part-time ko nga lang ginagawa yun eh. After... Ginagawa ko na nga, hindi ka na nga sa pakinabangan dito eh. Ako ko, mama ko ako, pag naabot ako yung first check ng 50,000, bibigay ko sa kanya. Ubusin, sa 10 sinabi mo, isa nga lang tumama doon. Ano? Lumigay ka nga, bilang ka ng bilang ni Sisi, wala ka pang ikaw. Pyramiding yan. Ha? Malisin na kakit! Ako ko kahit ganun, hindi po ako magpapatalo. Tuloy-tuloy pa rin ang laban ko rito sa AIM Global. Happy birthday to you! Happy birthday!